Malaman siya. Ang sarap ng atay niya, mga kabebe. Para siyang ano. Ito yung itlog niya. Hello mga kabebe. Welcome back po sa aming YouTube channel. This is Mai. And this is... And for today's video, ayan, nakikita niyo naman po sa aming harapan. Pagkain na naman. We're going to make a mukbang. Wow! So, ayan po. May nag-request kasi na itay din the namin yung dalagang. Dagang bukid. So, since masarap naman siya, favorite ko to actually nung bata ako. Kasi malinis naman siya, guys. Opo, malinis naman siya kasi sa bukid nga siya nakatira. So, ayun, disclaimer lang po. Iba po yung nasa bahay. Nyo, sa bahay lang. Oh my God. Hindi po ito yung sa bahay, yung dagang bahay. Dagang bukid po ito. Hindi po kinakain yung dagang bahay, mga kabebe. So, ayan, sa mga taga Bicol dyan, alam nyo po ito, masarap to. Alam kong alam nyo na masarap ito. So, ayan, hindi po namin hinati-hati para malaman nyo na daga talaga siya. So, kasi kung hatiin namin, parang baka sabihin nyo, ano chicken. Lang, chicken lang, inano-ano. Pero, ayan chop, mga kabebe, oh. So, ang ginawa dito nila, Papa, inano siya, inasal. Ano yung inasal ba yun? Inasal. Yung nilagay siya sa lutuan. Ano, lutuan, sa taas. Para hindi siya masira agad. Ayan, shout out sa papa ko, tsaka kay, sa pamangkin ko, ayan. Sila kasi nang huli nito. Parang yung bago sila umalis, sinabihan ko lang sila na manguha. Pa, may nag-request na, ano, na magmukbang daw kami ng daga. So, ayun. Pag-uwi kahapon. Ang daming dalang ganito. Kaya, thank you so much, Papa. I love you. So, ayan. Sinamahan, syempre, namin na Pansit canton na hot and spicy. At syempre, mangga. Manggang hilaw. So, ayan. Nung pumunta kami ng Biga, nakita ko siya. Nag-crave ako. So, ayan. Napabili na. So, ayan. Dagdag na siya sa, ano namin ngayon. So, wala tayong kanin today kasi diet daw si titay. Wala akong mga kabibi, hindi ako nag-diet. Ano pa din ako, matako. So, ayan, let's start. Ay, wait lang. Ayan, kung bago lang po kayo, napadaan lang kayo sa aming channel, don't forget to subscribe, like, comment down below, and don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload kami ng bago naming video. So, ayan. Let's start na po. Let's start! So, ayan, nakikita yung mga kabebe. Ang itim na namin ni titay. Ayan, huwag ano ka, tits? Oh, wala! Iko-compare nga natin yung ano, yung video natin nung una, yung nasa Maynila tayo, tapos dito yung nasa probinsya tayo. Tingnan natin kung ano. Oh, pero pansin ko talaga, parang itim na natin. Sa bagay, magsa-seven months naman po kami dito. So, ito, hot and spicy ito, mga kabebe. May chopstick kami dito, kaya lang hindi namin makita. Tinago ata ni mama. Ganun kasi yun. Pag hindi ginagamit, tinatago niya para hindi masira. So, ayan, simulan po natin dito sa... Pansit Canton. Ayan. Wait lang. Ate Dalisay Jr. Ayun. Thank you so much po, Ate. Ayun. Malaking tulong po yung ginawa mo. Ayun, hindi ko muna sasabihin 'yon, pero thank you so much po talaga. Pero ano pa, sasabihin ko din next time soon. Opo. Ayun, thank you so much. I love you so much po. Matagal naming hinintay 'yon na mapabili siya. Legs. Fried chicken. Ay, fried. Ano siya? Adobo sa gata na pinatuyo ga. Masarap siya, mga kabebe, oh.
Update na po pala sa gasgas ko. Ayan. Wala na siya. Okay na. Back to linis-kinis na. Linis-kinis. Nangingitim na lang yung nasa legs ko, pero okay na siya. Linis-kinis ang kutis. Sana all. Yung sa akin kasi gasar-gasar. Ayan. Pag nasa probinsya kasi ako, kadalasan, syempre pumunta tayo sa bukid, di ba, minsan? Mm. Tapos dumadaan kami sa mga damo-damo. So, ayan, minsan nagadaanan, gano'n, nasusugan. Tapos, umiiba yung kulay, yung parang sunog. Parang kulay sunog. I compare mo naman yung mga nasa bahay lang. Lockdown nun eh. Hindi makalabas. Parang pumunti tayo dun lang. No, pumunti kami dun natin pa. Kasi minsan pag binabalikan ko yung mga picture namin, ipag-iba yung kulay. Sa bagay, probinsya ko kasi to. Nasasabihin din ako dito ng migra na eh. Ang puti-puti mo nung unang pag-uwi mo dito. Sabi niya. Yes. Ngayon, migra ka na. Ganun talaga, walang permanent sa mga. Lahat nagbabago. Yeah. Lahat nawawala. No? Parang may hugot ah. Sarap niya mga kameyo. Parang ano lang. Chicken yung mga pagkababoy. What? Kasi yung ano. Parang sarap. Sarap niya pa may. Gusto niya. Smell. Yung kaya. Ah. Uy, si Christine Chua. Hindi natin inano. Shoutout sa'yo, Christine Chua. Shoutout. Sa'yo nag-request na ito. Yan, shoutout sa'yo. So, ito na po. Para sa'yo. Pinakain na namin yung request. Ano, masarap siya. Ah, masarap siya, promise. Mas masarap yung atay na ito, tsaka yung itlog. Nung ano, nasa quarantine facility tayo, no? Mm. Yun yung first time ko makatikim. Dito ako nakatikim. Di, ano, adobo din ba yun? Adobo din, tapos yung ginataan. Gata. Masarap din yung gata. May tapos kasama, medyo maanghang. May kasamang ano yan? Kundor? Oo. Kundol. Kundol. Ang minugbang natin doon yung ano, mga shell, tapos sunod pala ka. Tapos, dating nung magmukbang tayo ng mga shell, may kalit. Meron ng palaka ba? Diba? Diba lang yung perasa. Ay, tatlo. Yung ano kasi, sunod siya na yung ibon. Kasi, ay, yung tikling. Kasi baka mahirap huling yun. Pugo ba yun? Di ba? Tikling yun sa amin mga kabebe. Masarap din siya. Kasi nung, di ba, ang tawag nun sa akin dito, nung payat na payat pa ako mga kabebe, tinatawag nila akong tikring. Kasi, ang payat na liit-liit nun eh. Ah. Payat na ano, medyo matangkad. Tama ba? Hindi ko alam eh, nakikita ko kasi karne na eh. Oh, pero mas, ano yung karne niya, mas malambot sa, kasi sabi nila, tikring daw payat, tapos, medyo matangkad ang alam ko. Matangkad lang yung utong leg ata. Hindi ko alam. Basta yun yung tawag sa akin ng payat na payat pa ako. Yun din ako. Okay na yun kaysa sa baboy. Kaysa sa anuan ka, tawagin kang baboy. Nakakapitan din kami siya. Huwag ka na, baby. Kulo na ka ba? Tawala na lang sila. Ako nga lang pahit-pahit ko dati, tapos ang tip-tip ko pa. Pero nasa-isip ko rin na. Ako pa, my God. Huyo? Huyo sila?
Uyo ba sila? Hindi. Basta pag ako kumayat. Joints. Sa akin dati, lagi kong pinapangarap ko pa yung tumaba. Pero nung tumaba siya, nakasama ko si titay na namumroblema siya kasi mataba siya. Ayoko na pala tumaba. Okay na pala ako sa ganito. Pero hindi ako ano sa mga matataba, mga kabebe ha. Mas ngayon po, ano naman lang mo. Hindi ako against sa mga matataba. Kasi cute kaya yung mga matataba. Tignan mo si Dia, cute matataba. So, ato, pinangarap ko din kasi minsan talaga tumaba. Lalo nung college ako. Kasi laging sinasabihan ako na, ano yan, sobrang niwang mo, sobrang payat mo. Kaya parang ganun, nakaka-hurry. Hindi naman ako ginugulo. Hindi ko alam. Stress siguro ako sa thesis. Thesis. Noon. Pero okay lang. Siguro yung huling nagsalita sa akin ng sobrang niwang ko, ayun, ngayon, para nang dambuha lang ukay. Yung ukay po is unggoya. Eh, joke lang yun. Translator daw dito. Kasi lang yung mga kabebe. Minsan lang, pero parang, hindi ka ba kumakain sa inyo? Payat mo. Ayun, ginagana nila ako lang. Mas sinasabi ko naman, kumakain ka naman, syempre. Hindi naman ako papabayain na mga muna. Kaya lang, hindi talaga sa bain. Lagi nga ako nagbabitamins nun eh. Kasi sila mama, nag-worry na nga kasi sobrang payat ko talaga. Tapos, ayun, panay siya bili ng vitamins ko. Ano lang vitamins ko? Naalala ko nga, tatanong-tanong lagi si mama sa ospital pag pinapacheck up niya. Ano vitamins sa anak ko kasi ano? Para tumaba ka naman. Kasi tumaba-taba lang ako nung kaanak ako. Di ba nakita mo naman ako bago kami isama niya? Sobrang payat. Sobrang payat niya. Tapos ang putla ko sa akin. Nakura-una ko. Tapos wala pang kaayusan sa sarili. No? Meron naman pero ang simple mo pa dati. Ano pa lang? Lipstick siya, ilay. Hindi ko pa siya masyado nakikita naglalagay ng... Polvo lang ako noon, lipstick, ilay. Pero ngayon, nagkikrim. Nagbablasho na ako. Hey, sa kanya na rin ako natutunan ng makeup. Kasi dati, sinatawanan niya yung makeup ko. Kasi sobrang ano. Natuto ako mag-makeup nung magtrabaho ako sa hotel. Kasi required po talaga mag-makeup sa hotel. Inaano kami ng guard. O, ayan, ayusin mo yung makeup mo. Sensita. Parang sinasya na po sa inyo kasi malapit po sa kalsada. Tsaka paghapon po talaga. Maraming batang naglalaro sa kalsada. Kaya nga nang manggana, wala. Boy, parang yung tubig, boy. Sobrang gamay, please. Sure ka? Nawala ngayon ang hangga kasi na ano. Mas matigas po yung buto niya kaysa sa manok. Di ba tama ba? Kasi kahit maliliit siya. Di mas matigas po. Nakakamatay nga ng aso yun eh. Yung maliliit na aso. Pag kinakain nila yung buto ng manok, makamatay sila. Kasi may aso na kami na gano'n. Nara tayo dyan siya. Nagsuko siya ng manok. Itayo na yun. Dalawang bags na nakain ko.
ano po ang isang lesson? Yan. Tapos yung kalahati doon. Mas masin talaga yung karabaw. Hindi na ingo kasi to eh. Kulang. Sarap siya kasi ano siya matay. Hinahanap ko yung atay niya. Wala na. Tumayo pa. May laman siya. Ang sarap ng atay niya mga kabebe. Para siyang ano. Ito yung itlog niya. Ang sarap. Masarap niya mga kabibe. Kasi ako kilala ko ni tita yan. May pagkamaarte ako sa pagkain. Kaya kung hindi masarap ito, hindi ko masarap. Masarap talaga siya. Di ba? Masarap pagkaluto. Kaluto lang. Masarap talaga siya. Kahit prito, adobo, kinataan. Paano pa kung nilagyan mo ito ng sili? No? Oh, humungula na. Pwede yun siguro ano? Yung lagyan namin. Parang kumakapal na yung labi ko. Ano na? Crispy fry na. Alam ko na lagyan ng crispy fry. Yung kabakab. Kabakab yun sa amin. Kabakab din sa amin. Yung maliit na prang. Yung malaki, kabakab. Nakakamiss din yung gantong pagkain ng mga kabebe sa probinsya. Kasi sa Maynila, di ba? Hindi ka makatikin ng ganito. Doon sa amin yun, hindi ako makatikin ng ganito. Baka hindi kayo kumakain ng ganito. Yung, kapag matikman nila, masasarapan din sila. Kumahuli na. Kapag tigyan mo sa kanila. May nagsabi nga, pati yan, kinakain nyo. Hello? Hindi naman namin kakain ito. Hindi pa naman kami sobrang hirap na kakain na lang dyan ng kung ano-ano, di ba? Oh, goodness. Common sense, mga basher. Common sense naman kasi, di ba? Hindi naman natin kakainin to kung hindi ito pinakain, di ba? Oh, ipapatid namin sa sarili namin. Yeah, no way. Nagtataray na naman si Mel. Yes. Gusto pa namin maging successful ang aming. Yeah. White career, no? Yeah, kayo guys. Tapos dami din nagtatanong. Ma? Kasi diba hinay ko yung ano, subscriber? Oo. Oh. Nang nagtatanong. Ilan na yung bananas? Oh, ilan yung bananas? Wala, ang kunti-kunti pa lang daw ng bananas, di pa naman daw yun sasabi. So, parang trabaho din yun mga kabibi. Pinagtatrabaho mo muna bago mo makukuha ang sahod. Parang ganito din. Diba? Gagawa ka muna ng gagawa ng mga videos. Magtatrabaho ko muna para ma-reach mo yung 4K watch hours. Yung 1K subscribers. Ayan. Bago mo makukuha yung sinasabi mo sahod. So, ayan. Hindi naman ito kasi agad. Yung iba kasi, makapagsalita lang. Wala naman po. Alam. So, ayun, wala naman po kami itatago sa inyo. Kung sakaling sumakod kami dito sa kay YP. Siyempre, ano namin yan, oh. Ano updated yun? Kayo dito. Ano yun? Isa yun sa mga achievements, no? Hmm. Ba't namin itatago? Hmm. Makikita at makikita nyo yun, mga kabebe, kasi wala kami itatago sa inyo. Itatago namin sa inyo. Kayo nang galing mismo. Galing sa inyo. Dahil sa inyo. Dahil sa inyo, kaya kami nagkaganto. Siyempre, pag sasahod kami mga kabebe, kayo yung unang-unang makakaalam. Close the door, ma! Malaw si Ilimar! Oh! Ayan. Mas
makasaluhan kami dito. Mas nalapit sa mata. Alam naman yan, no? Titay, no? Nung hirap natin, nagsisimula pa lang tayo, no? Halos hindi kami matulog. Ganun-ganun. Ano ka ba? Pares tayo? Tiyos mo lang. Isa pinapagalit ako ng titay kasi antok-antok na. Titay, yun naman. Parang di ginawa sa atin. Sinisir mo lang ko siya. Hindi ba dalas namin pag-away natin? Temperman! Sinas namin nila. Okay. Oh, pwede mag-gamo. Kinalang mga kabebe. May ano, may... Ang tao. Ayan. Kaya sabi lang ako sobrang anghang. Yan. Ikaw lang ako. Yung mga hindi pa po nakakaalam ng mga ano dyan. Yung mga gusto nyo malaman sa aming dalawa. Comment down below po mga kabebe. Kahit hindi pa nga tayo sikat yun. Ang dami na natin. Ang dami nang nagagalit sa amin kasi wala naman daw kang mapapala. Hindi namin alam bakit. Pero, let's see. Mas the best na gawin is ano. Manahin siya. Yeah.